Guys, magandang gabi. Ito natin ngayon is about yung stay safe app. Then, paano pag-fill up sa kanya para po kung gusto nyo mag-grocery or pumasok sa mga establishment ng private establishment dito sa lugar nyo or kahit saan man dyan, kahit sa Buanga or sa, kahit saan lugar dyan is makakapasok ko po kayo. Kasi ito na po yung source of pang contact tracing nila. Kumbaga, iscan nyo lang po yung QR code nyo is malalagin na po doon sa kanilang list na umasok ka sa isang establishment. So, ito na guys. Start na tayo. So, yung Stay Safe app is madadownload po natin sa Play Store. Ayan. Open mo Play Store. Ito siya guys. Stay Safe PH. Ayan po. So, pag natapos nyo siya madownload is open na po natin. Yun. Ayan, ayan siya guys. So, ito po yung laman niya. Okay. So, kung gagawa na kayo ng account is, click lang po natin dito sa, ito po yung parang QR na may heart sa gitna. Then, click lang po natin. Yan. Then, dapat po ito guys, may internet connection kaya or data connection. Okay. So, yan guys. So, nagawan ko na yung, pag may naggawa na kayo sa account sa isang app nyo is, pindutin nyo na po dito sa gilid, ayan, para ma-clear na po natin. Kasi, yung iba po, di ba po, wala po silang cellphone, so magpapagawa po sila. So, pwede nyo po itong i-download or i-scan sa mga, ay, hindi, i-print sa mga shop na may printing shop para po ma-download nyo po siya. Then, ipa-print nyo lang po and then pa-laminate nyo na lang po. So, pwede pong gawing ID din po para po i-scan sa mga establishment. Ayan. So, click po natin dito sa taas para ma-clear po natin yung, for example po kasi may magpapagawa sa inyo ng isang account. Ayan. Click po natin sa taas. Then, dito po, para makagawa po na kayo ng bagong account dito is clear my data. Ayan. So, click po natin clear my data and then clear data. Ayan. So, ayan, pwede na kayong gumawa ng bago. So, input nyo po yung number na magpapagawa sa inyo ng account. Ayan. So, wait lang po natin na itong bagong number ko. Let's see. Tignan po natin number muna is okay. 0972 0402. So, 0970 0504 08. Okay, nalimutan ko isa. 082. For example po ito ah. So, may nagpagawa sa inyo ng bagong account. So, click lang po natin yung continue. Ayan. So, hintayin po natin yung pin. So, dapat yung number mo or number ng papagawa yung dapat yung ilagay nyo na number. So, 741 387 741 1387. So, ayan guys, dumating na yung pin. Then click po natin yung verify. So, very easy na pong gumawa ng QR code dito. So, verify. Yan yan guys. So, gawa na po tayo ng ating fill up na po natin yung full name natin. For example lang po ito, dapat po ilagay yung full name nyo po kung sino po yung gagawa nyo ng ganito. So, first name. So, for example lang, Juan. Then, yung middle name is okay. Reyes. Okay. Dela Cruz. So, for example lang po ito din, yung birthday niya. So, kesan po dyan. Yung birthday niyo po ah. Yung birthday niyo po. Birthday niya yung gagawin nyo. So, birthday niya. So, sample. Ayan. So, 16 din. 1990. Ayan. So, then gender niya, so female or male po kayo. Kung babae po kayo is female, kung lalaki po kayo is male. So, ayan. Then yung region is, for example po ah, nasa Zamboanga po ako, okay? Region 9, Zamboanga Peninsula, ayan. Okay? Then, wait lang po natin loading. Yung province ko po is Zamboanga del Sur, ayan. So, dito na po tayo sa next, dito na po. So, yung province ko, Zamboanga del Sur. And then, wait, mag-loading naman po yung municipality. Ayan, so select na.
click na dito na po tayo sa municipality. Ayan. So yung municipality ko is Zamboanga City. Ayan. So Zamboanga City. And then yung barangay ko is, for example po is, click na po natin dito na po sa barangay. Okay. So lagay ko dito is Ayala. Okay, Ayala. So ayan. So yung na-fill up natin lahat, guys. So itong email address, pwede niyo pong lagyan yung email. Kung may email po kayo, optional po siya. Kahit di po pwede, kahit di niyo po lagyan, okay lang po. And then yung company name, kung saan po kayo nagtatrabaho, kung wala po kayong trabaho, company name ng pinatrabuhan niyo, kung wala po kayong trabaho, sa bahay lang, or optional lang po siya, leave it blank at yung email. So ayan po, pagkatapos po niyan is click na po natin yung complete profiles, kasi meron pa itong itatanong sa inyo ulit. So ayan, do you experience any of the following? Okay, so syempre po, or fever, may fever kayo, dry cough, fatigue, excessive pain, runny nose, sore throat, shortness of breath, diarrhea. Kung wala naman kayo na pipil na kahit isang sakit dyan is lagay nyo po, click po natin itong none of the above. So isang click lang po dyan. So ayan, none of the above na po siya. So click po natin yung submit. Ayan. So okay, yan. So meron na po tayong ating pang QR code sa mga establishment na pwede na po tayong pumasok na gamit itong QR code na ginawa natin. So pag niscan nyo po yan, lalabas po dyan yung location nyo, yung number nyo, and then yung mga address or saan po kayo nakatira, email nyo at yung company name nyo. Pag meron po kayo nilagay dun sa last na dulo nilagay natin, ayan po. So scan nyo lang po itong QR code sa scanner nila, and then lalabas na po yung mga details nyo doon. So ayan po, guys. So kung gusto nyo po ipalaminate ito, ipa-scan or ipa gawin ID, is click mo natin dito, download po natin. Ayan, download. So, ayan, download po natin. So click po natin itong arrow sa baba. Ayan din, click po natin yung download. So ayan, okay, open po natin. So ayan siya, guys. So pwede nyo po ito siyang ipa laminate po natin. Gawin natin ID para is pag masok po tayo sa ating kwan sa establishment, kahit wala po tayong cellphone, is ito lang gagamitin natin mag-scan. So makakapasok na po tayo gamit po itong QR code na ginawa nating ID. Be sure na i-laminate nyo siya, guys, para po di siya masira. Ayan. Then back na po tayo. So ayan, guys, ulitin ko po, pag may pagpagawa sa inyo, siyempre po lahat po tayo yung iba kipag na yung cellphone. So yung iba, kung gusto mong paggawa is click nyo lang po dito para ma-reset po natin to, para makagawa po ng bagong account. So click nyo yan, and then clear nyo lang po yung data pag may magpapagawa po sa inyo, kasi tulungan po natin yung isa't isa, kasi di ba po wala pong alam paano sa QR code. So hindi po sila makapasok ng mga establishment. So kung may puso po tayo, gusto natin tumulong sa iba, so gawin po natin sila, kasi hindi naman po lahat may alam po sa paggawa ng ganitong mga application. So maraming salamat, guys. Yun lamang po. So sa mga bago po sa YouTube channel ko, okay, please click subscribe at hit niyo po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong upload na videos. So ulitin ko, guys, kailangan po ng data or data balance or wifi para po makagawa po kayo or ma-open niyo po yung Stay Safe app at makapill up po ng form. So yun lamang po, maraming salamat.